Ayan, purihin po ang Diyos. Lahat nga po ng mga anak ng Diyos na naririto na sa devotion room ng Daily Morning Prayer and Devotion 637 days ay magsabi ng Thank you, Lord! Thank you, Lord! Thank Thank you, you, Lord. Lord! Thank Thank you, you, Lord! Lord. Alam niyo po na nakakaano po na nakakatuwa na malaman na no, nasa bawat araw po ng buhay natin, merong Diyos po na naghihintay sa atin every morning. Ano, 637 na araw na siya po ay naghihintay, nauuna pa po sa atin, na tayo po ay hinihintay niya, no? Kanina po pinapaalala ng Lord sa akin yung Matthew 6:33. Yan, Matthew 6:33. Ang sabi po doon, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Yan. Napakaganda po ng pangako ng Panginoon that if we seek first, no? If we seek first ang kaharian ng ating Panginoon, no? Pinagbubulay-bulayan natin, nagpapasalamat tayo, at ang unang-una po nating naaalala at iniisip at nilalaman ng ating puso ay ang ating Panginoon, na siya po ay ating pasalamatan, siya po ay ating awitan, siya ay ating papurihan, siya ay ating palakpakan. Sige nga po, palakpakan po natin ng Diyos. Hallelujah. Yay! Kung meron man pong nais natin na umiti, matuwa, ano, sa mga oras na ito, walang iba kundi ang nakatunghay po sa atin ang Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat. Yan, muli po, pinagpalang umaga po sa bawat isa. Good morning to you, Sister Heidi. Yan, papunta na po siya dito sa office. At si Sister MJ, yan, good morning. At Sister Trini po ay alam ko magpapaawit ngayong umaga. Tama ba, Sister Trini? May na-prepare ka po? Yes po. Good morning. Yan, praise God. Thank you, Thank you, Lord. Lord. Good morning po sa bawat isa, mga kapatid. Happy Monday po sa ating pong lahat. Praise God. Tayo po ay magsisimula na sa atin sa pamamagitan po ng ating pag-awit sa ating pong Panginoon. Ayan, praise God. Saktong-sakto yung ating team ngayon eh. Oh. May mga snow. Praise the Lord. Blessed 637 days, mga ka-DM Pad. Pinag-uusapan po natin ang mga White Christmas. Hindi ko alam bakit yan po ang background natin today. Praise God. Napakabuti po ng Panginoon. Palakpakan po natin ang Lord. Tunay nga po na sa atin pong pagsama-sama habang tayo po ay nag-aawit sa umaawit sa atin pong Panginoon ay patuloy po ibinubuhos ng Lord ang kanyang pagpapala, maging ang kanyang presensya sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Praise Amen. God. Sabi po Amen. dito sa Psalms 133 verse 1, how good and pleasant it is when God's people live together in unity. Ayan po, ang atin pong nararamdaman lagi dito sa DM Pad. Amen po ba? Yung atin pong pagsama-sama, we are living together in unity. With one heart and with one mind na ang desire po ay papurihan ang Lord. Amen po ba? Amen. Ayan, alam ko po na yung puso po natin ay nagnanasa na lagi nating papurihan ang Panginoon. Praise the Lord. Awit po tayo sa Panginoon. Oh, how good it is when brethren dwell together in unity. Once again. Oh, how good it is when brethren dwell together in unity. For there the Lord. Praise God. Wait lang po. For there the Lord pours out His Spirit like a river. So once again, for there the Lord pours out His Spirit. Let your river flow. Oh, how good it is. Oh, how good it is when brethren dwell together in unity. Once again, oh, how good it is when brethren dwell together in unity. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. Napakagandang tignan ng mga anak ng Diyos. We are praising together in unity. Amen po ba? Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. This morning po, minsan pa na patuloy po natin purihin ang atin pong Panginoon.
isang awit na nagsasabing, "We will bless the Lord." Utosan po natin ang ating mga kaluluwa upang purihin ang ating pong Panginoon. Praise God. We will worship the Lord like never before. We have all the reasons to celebrate and worship our God. Amen po ba? Minsan po nakikita po natin yung mga bagay-bagay sa atin pong paligid. Minsan may mga negative. Pero alam niyo po, we have more than reasons to worship God. Na-overweight po yung mga negative things, na mga bagay, na mga rason kung bakit po natin pinupuri ang atin pong Panginoon. Amen po. Praise God. Let's sing this song. Bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I'll worship Your holy name. Praise God. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be the evening comes. Yes, we have the reason to worship the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I'll worship Your holy name. Your riches and love and mercy go to anger. His grace and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. Yes, Lord. 10,000 reasons for my heart to find. Let's bless the name of the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I'll worship Your holy name. On that day when my strength is failing, the end draws near and my love has come, still my soul sings Your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Yes, Lord, we will continue to bless Your name. Bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I'll worship Your holy name. Yes, I worship Your holy name. Yes, I worship Your holy name. Praise the Lord. Praise God. Hallelujah. Sir Aideen? Praise the Lord. Hallelujah. Sige po, tayo po ay manalangin. Hallelujah. Hallelujah. Purihin po natin ang Panginoon. Hallelujah. Sige po, atin pong sabihin sa Diyos ang pasasalamat. Purihin ka, Panginoon. Dakila ka, Panginoon. Dakila ang iyong katapatan. Napakabuti mo po sa aming mga buhay. Maraming salamat, Panginoon, na kami po ay binigyan mo ng another day, another opportunity, Panginoon, na ikaw po ay aming sambahin sa Espiritu at katotohanan. Maraming maraming salamat, Panginoon, na kami po ay may hiningang taglay sapagkat ito po, Panginoon, ay kaloob mo sa amin, Panginoon. We know, God, na kami po ay
nabubuhay para sa iyo, Panginoon. Lord, salamat sa umaga pong ito, sa 637 na araw, Panginoon, na amin pong pagsasalo-salo tuwing umaga. Lord, sa gawain pong ito, alam namin, Panginoon, na sa iyo po ang gawain ito. At wala pong ibang hinahangad, Panginoon, ng puso ng bawat isa, na ikaw po ay amin pong lubos na mapasalamatan, Panginoon, sa lahat ng mga nangyayari at mangyayari pa, mga ginagawa mo at gagawin pa sa amin pong buhay, Panginoon. Salamat po ng marami. At ngayong umaga pong ito, sama-sama po kami, Panginoon. Lord, nahayo ko ang aming ulo, Panginoon. Naninikluhod ang aming puso, Panginoon, na kami po ay inyong pakasaliksikin, Panginoon, ang aming pong buhay, ang aming puso, ang nilalaman ng aming puso, Panginoon. Humihingi po kami ng tawad, Panginoon, sa lahat po ng aming mga kasalanan, sa lahat ng aming mga pagkukulang, sa lahat ng aming mga kalabisan, Panginoon, sa lahat ng aming kamalian, Panginoon, sa aming mga sinabi, ginawa, aming inisip, Panginoon, itong mga nagdaang araw, nagdaang oras, Panginoon. Oh, hallelujah. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa lahat ng aming mga karumihan. Patawad, Panginoon, patawad po. At Lord, salamat sapagkat sinabi mo po sa iyong salita na kung ipapahayag ng aming labi ang aming mga kasalanan, ikaw po ang Diyos na tapat, na banal, Panginoon, punong-puno ng habag at pag-ibig na kami po'y patatawarin mo, ilinisin mo po kami, Panginoon, sa lahat po ng aming mga kalikuan. Maraming salamat, O Diyos, inaangkin po namin na ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay inyo pong nilinis at hinugasan ng banal na dugo ng aming Panginoong Jesus. At taglay-taglay namin, Panginoon, Lord, ang pag-asa, Panginoon, na mula po sa iyo, Lord, na ang lahat ng aming mga panalangin na idudulog sa iyo ngayong umaga ay inyo pong tutugunin, Panginoon. Marami pong salamat. Pangunahan mo nga po ang gawain ito. Magmula pa lamang kanina, Lord, na kami po'y pumasok sa Zoom room na ito at hanggang matapos, Panginoon. Oh, hallelujah. Hayaan mo nga po ang iyong banal na Santong Espiritu, Panginoon, ang siyang mangusap sa amin, Panginoon, at mag-direct sa amin, Lord, ng nararapat na programa sa kabuuan po ng DMPAD ngayong araw na ito. Maraming maraming pong salamat. Pagpalain mo po ang naririto na sa Zoom room at maging sa mga wala pa po, Lord. Convict them, Lord, and touch their heart, O God, na kung sila po ay available sa mga oras na ito, huwag po nilang malilimutan, Panginoon, na sila po ay maka-attend for today. Lord, thank you so much. We love you, God the Father, God the Son, our Lord Jesus, and God the Holy Spirit. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating Panginoon na mabuti, mapagmahal na Diyos. Salamat po at tayo po muli ay magkakasama. We are 22 here in our Zoom room. At meron po bang doble? Ayan, sige, kung may doble man, pero salamat sa Lord na meron po siyang mga anak na narito po ngayon, no? Talagang inuuna every day ang ating Panginoon. Kaya naman po, hayaan natin ang Lunes, panimula po ng buong week na ito, another week, no? Another days na punong-puno po ng challenges. Alam po natin yan, hindi po madali, ano? Hindi po madali. At hindi tayo exempted na maranasan po ang iba't ibang challenges from Monday until mag-Sunday po uli. Everyday iba-iba po ang mga sitwasyon ng ating buhay. Ang mahalaga po, alam natin na tayo po ay may Diyos, no, na napagtagumpayan na ang lahat ng mga laban sa buhay natin. Amen po ba? Praise God. Praise God. Kaya mga kapatid, no, magpalakasan po tayo sa isa't isa, no? Palakasin po natin ang loob ng isa't isa sa pamamagitan po ng ating mga patotoo at pasasalamat. Mapuno po ang araw na ito ng pasasalamat. Yan, full of thanksgiving, no? Ang araw ng Lunes na makita po ng Lord, no, na ang ginawa po niya last week, no, na tinawid po niya tayo, no, sa mga araw na yon, na tayo po'y umabot ngayon. Today is December 12 na, at birthday po ni Sister Annalisa Punsalan. Ayan, baka po siya ay busy po ngayon ng kanyang family. Yan, happy happy birthday to our dear Sister Annalisa Punsalan. Baka mamaya po ay pumasok siya, hintayin lang po natin. At syempre, itong week na ito, dalawa po sa ating mga ka-DM pad, no, ang may kaarawan. Praise God!
Ayan, so Wednesday po ay birthday naman ng ating love, love, love na Sister Ana Maria Clemente. Ayan. Praise God. Sino pa po yung may mga birthday ng December? Meron pa po ba na baka po meron akong hindi alam? Siyempre si Auntie Lorna. Si Auntie Lorna po ng Saturday, nag-birthday po siya. 60th birthday ni Auntie Lorna nung Saturday. Auntie Lorna, nandiyan ka ba? Are you there? Ayan. Oh, nag-thumbs up lang siya. Mag-ano ka, mag-open ka, mag-unmute ka. Ayan. Sige po, pasalamatan natin ng Panginoon. No, maliit o malaking pagpapala, no? Ika-count po natin ang lahat ng ito at magte-thank you po tayo kay Lord. Ayan, sino po yung matapang, no, na army ng ating Panginoon na magte-thank you po sa ating Lord for today. Ayan, sige. Alam Ako, ko po. sis. Ayan, go ahead, Sister Ivy. Go ahead. Sige, ako po ang magpapasalamat lang po ako kay Lord for first yung kapatid ko nakauwi at saka nakabalik na ng Turkey nung nagbakasyon siya. So the family is happy reunited after 6 years. Although wala kami doon, wala ako doon kasi hindi kami nagkasabay ng availability ng kanyang vacation tapos yung kami naman. But I know God has plan. May rason kung bakit hindi kami ni-reunite ngayon. So, and I know it's always for the best. And second, recently, nung Friday, nag-birthday si Grant. So, 3 years old na yung ating baby, the empad baby. Ayun, although 3 years na rin kaming hindi nakakapag-celebrate with our immediate family. I mean, relatives ni Stu and especially ng family ko. But we're grateful that slowly we are building a family here in Scone. May mga kababayan din kami na mga mommies na nakakasama ko. So everything is it's into place. And thank you, Lord, kasi hindi mo kami pinapabayaan, especially dun sa business namin. And, hello, mommy. Hello. You say hello to them. Say hello. Say hello. I'm a big boy now. My name is Wawa. Yeah. Wow. you miss us? Yeah, you said Miss Wawa. You said Lola. Yeah, you miss your Wawa. Yeah, and soon. Yes. Ayun, makaka-uwi na rin kami. So thank you, Lord, in advance. So, although may mga challenges pa rin, pero yun, happy, busy life, ganun. Thank you po. Thank you sa prayers. Kahit hindi ako nakaka-attend, pero kahit nasa work ako, like ngayon, 2 hours difference tayo. So, 10:30 ang start dito sa amin. Ano siya, alam mo yun, yung pagtingin mo dun sa clock. Gusto kong umaten, hindi ako maka-attend, parang ganun yung feeling. Pero naalala ko siya na, uy, DM pad ngayon. Absent na naman ako, pero babawi ako, sabi kong ganun. So, thank you lahat. Thank you po sa inyo lahat. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ano, nakakatuwa po. Ang laki-laki na ng ating baby sa DM pad, no? Parang kailan lang yung picture na yan, karga-karga ni Sister Ivy. Ngayon, ako, Sister Ivy, makakarga mo pa ba ng ganyan? Parang ang laki. Napaka-pogi, napaka-cute ni Little Boy Grant, no? Parang binata na agad yung itsura niya, oh. Hi, Grant! How are you? How was your birthday? Happy, happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Why is the button? You need to push the button. Happy birthday! What's this button do? Yeah. Mommy, what's this button? I can hear you.
Na, parang kailan lang ano na siya po ay nakaupo sa high chair niya kumakain. Ngayon, big boy na. Sister Ivy, looking forward na makita namin ang little boy. Oo, sis. You can hold the phone. You can see. Yeah, birthday mo. Mommy. Oo, sis. Not to the head. Ayan, praise the Lord. Nako, talagang nakaka-bless po ano ang mga kaganapan sa buhay-buhay po natin na sa DM pad, no? Nakita naman po natin, nasaksihan natin, no, magmula nung ilang days pa lamang po ang DM pad na umaattend po si Sister Ivy kasama po ang kanyang baby. Ngayon po ay 3 years old na po pala, no, si little boy Grant, no. Sabi po sa 1 Thessalonians 5:16 to 18, rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus, no? Sabi po, rejoice, no? Tayo po ay magalak always, sabi po, always may pagsubok, walang pagsubok, ano, nasa kasaganaan o nasa kakulangan, sabi po, rejoice always, pray continually, no? Mag-pray po tayo ng mag-pray. Huwag po tayong makakalimot mag-pray. Kung tayo po ay mga may pinagdadaanan, all the more po that we need to talk to God, no? Makipag-usap po tayo sa ating Panginoon. Pray continually. Give thanks in all circumstances. Yan, i-highlight ko lang po yung sinabi. Unang Thessalonica chapter 5 verse 16 to 18, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Madali po bang gawin ito na sa lahat ng circumstances daw po ng ating buhay, eh sabi, magpasalamat pa rin. No, yan po ang nais ng Panginoon. Magpasalamat pa rin, mag-thank you pa rin kay Lord. No, talagang, ayan po ang buhay na po natin, eh, punong-puno ng pasasalamat sa Panginoon. Kahit may problema, sabi nga po sa awit, kahit may problema at wala kang pera, di ba't laging masaya? Ganyan nga ang buhay kung na kay Jesus, no? Laging may galak sa tuwina. Yan, praise God. Hindi naman po pwedeng yung pera ang magpatakbo ng buhay natin, ano? Hindi mo na ako magiging masaya kasi wala akong pera. Di ba? Pero meron po tayong Jesus, no? Sa buhay, sa puso po natin. Alam po natin, siya naman po ang nagkakaloob at nagpo-provide, no? Magbibigay ng lahat ng pangangailangan natin. Kaya nga po mahalaga po eh, yung Matthew 6:33, seek first. Seek first. Unahin po natin si Lord sa buhay po natin. At ang lahat ng bagay po, idadagdag po ng ating Panginoon. Yan. Kaya talagang lahat naman po tayo sa dumadaan na araw ng buhay natin, merong pagkakataon na hindi natin talaga nauuna si Lord sa buhay po natin. Ano? Hindi lang naman yung pag-morning. Even in every decision, uunahin natin sabihin kay Lord, ipag-pray, Lord, kalooban mo po ba ito? Ano po ba yung dapat po namin gawin? So, nandun po lahat ng mga nangyayari at kaganapan sa buhay natin. Ini-entrust na po natin kay Lord. Lord, ikaw na po yung bahala. No, ikaw na po ang bahala, Panginoon. Hindi ko na alam kung paano po susolusyunan, no, ang mga problema sa buhay ko. Pero nagtitiwala ako, Lord, na idadirect mo ako at ipagkakaloob mo ang lahat ng kaparaanan, no? Sabi po sa awit, God will make a way where there seems to be no way, no? Sino po yung nakaranas ng ganun? No, yung sa tingin mo wala nang way pero ang Diyos po ay nag-reveal, nagbigay ng kaparaanan. Yan, lahat po tayo nakararanas po nito sa bawat araw. Praise God. Nandiyan pa po ba kayo? Yes po. Amen. Ayan, nandiyan pa naman pala kayo lahat. Tahimik po. Kaya tahimik, nakikinig po, di ba? Praise God. Sige po. Ayan, si Sister Cess po, magte-thank you siya habang siya po yung nagme-makeup. Sige, sige, nagre-retouch po siya. Go ahead, sis. Nakamute ka po. Ay, may kausap ka. Sorry. Good morning. Papasalamat ako. Lord, nanggap na karating dito sa office. Kasi there are times pag sa Lunes, hindi ako nakaka-
pasok sa inyo kaagad, mga 8 kasi nasa biyahe. Grabe ng traffic na kasi ngayon. Papasok pa yung anak ko sa ating pa namin hanggang makarating. So, thank you Lord na magandang panahon, maganda yung nakapasok ng mga. And I'm so happy na palapit ng Pasko na lagi napapasaran ako sa Diyos mga blessing. Sa taon na ito, hindi ako gaano sobrang nagkasakit. Although na COVID din ako, pero papasalamat ako na good health at prosperity. Yung sabi ni Sis na hindi lang pera, pero kahit paano may pumapasok. Magpapasalamat ako at magbibigay din ako sa Sister Anna. Ano natin sa charity din natin. So, yun lang. Thank you very much at maayos naman ang aking pamilya. Yun lang po, Sis. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Yung makita lang po natin ano, na ang atin pong mga kapatid ay naririto po sa devotion room. At syempre, yung makamusta po natin ano, ang isa't isa. Kaya nga po minsan, pag mayroong wala dito, kamusta na kaya si ganito? Kamusta na kaya si sister? Kamusta na kaya? No? So, kaya po, maganda po talaga na tayo po ay kahit paminsan-minsan po. At maganda po, lalo kung madalas na tayo po ay maka-attend para po nakakapag kumustahan po tayo. Yan, dahil tayo po ay pamilya po tayo. Pamilya. Yan, kapag pamilya, sino po yung tinuturing niyang pamilya na niya ang DM pad, no? Lahat po tayo, amen. Di po ba? Kaya update-update lang din po tayo kung halimbawang matagal-tagal na po tayo na hindi nakakadalo. So, hinahanap din po natin ang isa't isa. Magkakapatid po tayo sa Panginoon. Hindi man sa laman, pero sa atin pong espiritu tayo po ay magkakapatid na. Kasi yung salaman, di ba, hanggang dito lang po yan sa mundong ibabaw. Pero yung pagiging magkakapatid natin sa Panginoon, yan po ay pang-eternity. No? Tayo pa rin po yan hanggang doon sa kaharian ng Panginoon, ang mga magdadabarkads. Ayan, praise God. So, meron pa po bang habol bago po tayo manalangin? At magkakaroon po ng Athena announcement si Sister Anna po. Sige, go ako ahead. Po, sister. Okay. Ako po, good morning po. Beautiful morning sa inyong lahat. Tunay na pagpapala po yung nagkakasama-sama tayo. Totoo po, sabi po ni Sister Irene na isa tayong pamilya. Kung meron man tayong problemang pinagdadaanan, kasama pa rin natin ng mga DM Pad family na nagpe-pray sa atin. Tsaka una po sa lahat, nagpapasalamat po ko sa iyo, sa Panginoon, kasi higit pa po sa pera pag nagkakasama-sama po kami ng pamilya ko, kasi sobrang busy po nila. Kaya po natutuwa po ako na binibigay ng Panginoon na magkasama-sama kami, na may peace of mind, may love, may unity. Kaya po, yun po ang aking sharing po na pinakamasayang nangyayari sa buhay ko, yung kasama ko yung pamilya ko. Yan po, end of sharing po. Hello po. Praise God. Thank you Lord, thank you Lord. Thank you Sister MJ. Ayan, purihin po ang Diyos sa bawat patotoo po at pagpapasalamat na ibinibigay po natin para sa Panginoon. Kung meron man pong talagang mas nakakaalam, ano, kung kulang man yung nasabi natin, pero alam po ni Lord yung nilalaman ng puso natin. Ayan, praise God. Meron pa po nga habol. Thank you, Lord. Sarap mag-thank you kaya every day. No? Minsan nga, meron pa yung mapapa-thank you ka na mapapaiyak. Maiiyak ka talaga sa pasasalamat kay Lord. Di po ba? Ayan, praise God. So kung wala na po, ay Sister Anna, ayan, dahil tayo po ay merong nalalapit na activity, may pahabol po. No, tama-tama po yan. Ngayon naman po ay magpapasko na, kaya napakasarap po talaga na tayo po ay hindi lamang sa salita, kundi sa gawa, na gagampanan po natin kung ano po ang pagkakatawag ng Panginoon sa buhay po natin. Kaya ipapaliwanag po ni Sister Anna Clemente ang mga activity po natin na paparating. Go ahead po, Sister Anna. Yes, good morning po, the MPAD family. Happy Monday. Happy birthday sa mga may birthday ng December. Kasama ako doon. Si Sister Annalisa Punsalan, siguro
meron lang siyang kabisihan dahil nga it's her birthday, no? And also to my youngest son, Juan Alfonso Navarro, birthday po niya. Imagine, na 28 years old na po akong pinakabunso. At para naman higante siya ngayon. Medyo tumaba. Pero okay pa rin po yung health niya, no? Anyway po, kagaya po ng sinabi ni Sis Irene, ay this coming December 18, and that is a Sunday, magkakaroon po ng gift giving para po sa 50 families po na inaalagaan po ito ng ating pinaka-energetic na si Sister Lola Buddy. So tayo po ay magbibigay po sa mga pamilya ito, no, sa depressed area. But I think gaganapin po ito sa JIL Golden Acres po. Kasama po natin si Pastora Mildred Tuin. Siya po ay mabibigay din po sa mga pamilya, no, ng I think pwede ko naman sabihin ham po. At nagbebenta po si Pastora ng ham. Kaya kung gusto niyo pong mag-order. Naghang po yata ang wifi. Naghang-hang? Ay, nawala. Ayan na. Teka lang po. Yung signal po yata ni Sister Anna. Wait po. Papasok din naman po siya ulit. So sa darating pong December 18 po, tayo po ay merong pinili na 50 pamilya po na atin pong pagkakalooban ng mumunting regalo na kanila pong maihahanda para sa darating na Noche Buena. Yan. Kaya po, patuloy po na kumakatok po kami sa puso po ng bawat isa na tayo po ay kung meron po kayong maibabahagi, whether ito po ay in-kind or ito po ay sa financial, ay pwede po kayong mag-Gcash po kay Sister Raquel Derama. Magpadala po kayo sa kanyang Gcash at ito po ay maidadagdag natin para po sa mga maihahandog. Ano? Ang bawat pamilya po. Ayan na po si Sister Anna. Go ahead po si Sister nawala Anna. Nawala po akong connection. Opo, opo. Go ahead po. Sorry po. Nawala pong connection. Yung po nasabi mo ni Sis Irene, no? So wala naman pong katapusan ng pagtulong natin sa ating kapwa. Hindi naman po during December lang or yung mga sasabihin natin na mas maganda nga po, walang calamity. Ibig sabihin, okay pong ating ano, okay po lahat tayo, no? So, again, we're inviting you. So, sa core meeting po, ay napag-usapan na lang po na mamili po sa Pure Gold. Yan, kasi mag-opening na rin po ang Pure Gold sa Goddess Great Building. So, doon na rin po magre-repack, no? So, inaanyanyahan po namin kung gusto nyo pong sumama sa amin para mag-shopping. Mag-shopping ng goods para sa mga indigent family. So, yun lang po. At saka, of course, always welcome po na magbigay po kayo ng yung pong bang bukas loob po sa inyo sa pagtulong po sa lahat po ng mga nangangailangan. At importante po ang pagdadasal po natin sa bawat isa na magtuloy-tuloy po ang ating DMPAD at magmahalan po tayo dahil lahat po ng ating ginagawa ay para po sa ating Panginoon. Okay, good day po for everyone. Yan, praise God. Walang katapusan po ano, habang tayo po ay may hininga, tayo po ay tinawag ng Panginoon, lahat po tayo na magbahagi po ng ating pong pagpapala po, no, maliit o malaki. Ang mahalaga po, di ba, katulad po nung biyuda, no, na pumasok po siya sa church, no, nang nakita po ng ating Panginoon na siya po ay nagkaloob, ibinigay po niya, no, kahit po ito po ay sentimo, maliit na halaga, pero ang nakita po ng Lord, yun po bang binigay niyang coin? Hindi po eh, ang nakita po ng Lord, yung lagay kalagayan po ng kanyang puso. Yan, kung gaano po, ano po yung kondisyon ng pusong ito na nagbibigay na punong-puno ng pagmamahal. Yan, mga kapatid, tayo pong muli ay gamitin ng Lord, no, maging channel. Biro mo tayo po, ano, sino tayo para gamitin ng Lord? Eh, kung tutuusin po, talagang hindi po karapat-dapat. Pero alam niyo po, ang Lord po ay napaka-laki ng kanyang habag, biyaya at grasya po na tayo po ay gamitin ng Panginoon. Kaya po ang ating pagkakaloob, pribilehiyo po yan.
Privilege po yan na tayo po yung magamit ng Panginoon, na tayo po yung makatulong sa ating kapwa. Kaya we are privileged na magamit po ni Lord. Kaya wag po nating ipagkait. Kung hindi man po sa financial, eh pwede po sa services, mga kapatid, na tayo po ay maibigay po natin ang serbisyo, no? Tutulong po ako para mag-repack, Sister Irene, Sister Anna, no? Para mag-repack. Tutulong po ako para buhatin ang mga goods na ito, dadalhin po sa church upang makatulong po, ano, para po makapag-distribute. Ang dami pong paraan. Hindi po pwedeng, ay, hindi na ako sasama kasi wala naman akong pera, wala ako pambigay. Hindi po. And remember po, katulad po ng na-share ko nung last Tuesday, our heart matters to God. Pakabantayan po natin ang kalagayan ng ating puso kasi ito po ang nagmamatter sa Panginoon. No? Amen. At ang aha po natin this December 12, 2022, in John chapter 18, verse 36, sumagot si Jesus, ang kaharian ko'y hindi sa daigdig na ito. Kung sa daigdig na ito ang aking kaharian, ipinakipaglaban sana ako ng aking mga tauhan at hindi nakiipagkanulo sa mga Hudyo. Ngunit hindi sa daigdig na ito ang aking kaharian. No, alam naman po natin, no, na hindi po ang daigdig na ito, ang mundong ito, ang kaharian ng ating Panginoon, no, nandun po siya sa kalangitan, no, ang kaharian ng Diyos. Kaya po mga kapatid, may aasamin man tayo, no, na para sa buhay natin ay ang dumating ang panahon na itinakda ng Diyos na tayo po ay makapiling at makasama niya ng pangwalang hanggan sa kaharian ng ating Panginoon. Palakpakan po natin si Lord. Alam nyo, kaya may DM pad kasi gusto ni Lord yung panahon na tayo po'y makasama po niya sa kaharian niya. Kaya may DM pad. Yan po ang rason. Kaya may DM pad. Kasi gusto niya, itong anak kong si Mila, anak kong si Lita, itong anak kong si Irene, Anna, Vivian, Ruby, no, Abby, Ivy, Heidi, MJ. Gusto ko lahat, lahat. Yan, pamilya ng DM Pad, makasama ko yan sa aking kaharian. Amen. At buong sangkatauhan, ano, makasama ko sa aking kaharian. Kaya may DM Pad upang yung buhay po natin hindi po malihis, no? Hindi po siya malihis ng landas ng ating buhay. Hindi tayo magkaroon ng ibang mga kahalupa sa buhay natin na tayo po ay doon tayo mag-spend ng ating mga oras, no? Mga makamundo, no, nagawain, kundi tayo pong lahat ay pine-prepare ng Lord para po sa kanyang kaharian, sa kanyang muling pagparito, na alam po natin na malapit na malapit na malapit na ang kanyang muling pagparito, tayo po ay makasama po niya. Yan. Kaya walang BBT, walang mapapagod, walang magsasawa, kaliwat kanan man ang mga naging trials, kaliwat kanan man ang mga problema na parang akala po natin ay tayo po'y malulunod na sa mga pagsubok at problemang ito. Pero tandaan po natin, no, ang gusto natin, ang goal natin, at ang ambisyon na lang po natin sa buhay po natin ay ang matuwa po, no, malugod po ang Panginoon sa buhay po natin. Praise God, praise God. Magawa po natin yung mga bagay na gusto po ni Lord. Praise God. Sige po, tayo po ay magko-closing prayer. Dakilang Diyos, amang banal na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa umagang ito. Lord, bagamat wala po kaming speaker, exhorter sa araw na ito, subalit Panginoon, Lord, patuloy nga po na ipinaranas mo sa amin ang iyong kabutihan. Lord, ang iyong pagsama ng banal na Santong Espiritu, Panginoon, sa pamamagitan po ng mga pasasalamat, mga patotoo, even the announcement, Panginoon, na ipinahayag po, Lord, ni Sister Anna, ang lahat ng ito, Panginoon, Lord, amin pong inihahandog sa iyo, Lord. Maraming salamat, Lord. Pangunahan mo nga po ang buhay ng bawat isa, ang lahat ng aming gagawin for today, magmula sa araw ng Lunes hanggang sa araw ng Linggo, ang bawat araw, Panginoon. Lord, amin pong itinatalaga sa iyong mga kamay, makapangyarihang kamay, Panginoon. Panghawakan mo po ang aming buhay sa lahat po ng aming mga ginagawa, ginagampanan, Lord, araw-araw. Lord, bigyan mo po kami, Panginoon, ng lakas. Bigyan mo po kami ng katalinuhan. Bigyan mo kami ng kahusayan, Panginoon. Lord, na amin pong magampanan ang lahat ng mga assignment na ipinapagawa mo po sa amin. Lord, salamat po.
maging po sa mga hindi po naka-attend for today, kay Sister Annalisa, punsalan Panginoon na nagdiriwang ng kanyang birthday for today. Maraming salamat Panginoon, Lord, sa another year and many, many more years, Panginoon, hanggang sa muli mong pagparito, Lord, na madatnan mo nga po ang aming kapatid na Sister Annalisa, punsalan, Lord, na tapat, Panginoon, na nagmamahal po sa iyo. Lord, patuloy nga ng kanyang mga panalangin, desire ng kanyang puso para sa kanyang sarili, sa kanyang personal na pangangailangan, maging sa kanyang asawa, sa kanyang mga anak, maging sa kanyang mga apo. Patuloy nga, Panginoon, na kami po'y nakikiisa, Lord, na ipagkaloob mo po ang lahat ng mga panalangin po ni Sister Annalisa. Lord, continue, God, to give her good health, Panginoon, sa bawat araw ng kanyang buhay. Iparanas mo nga po, Panginoon, ang lahat ng uri, Panginoon, ng himala, Lord, sa kanyang buhay, lalong-lalo na, Lord, sa kanya pong physical, Panginoon, na buhay. In the name of Jesus, in the name of Jesus, pataasin mo po, Panginoon, ang antas ng higit, ang kanyang pananampalataya, Panginoon, at makilala kanya ng mas malalim pa, Panginoon, Lord, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Lord, thank you so much. Lord, sa buhay po ng bawat isa na naka-attend for today, continue God to bless Sister Vivian and Brother Vincent, Sister Ruby Lacuna, mm-hmm. Sister Ruby Tiongson, maging sa buhay po ni Sister Lita and Brother Pete. Lord, continue mm-hmm. God to bless each and everyone, sa buhay po ni Sister Cez de la Cruz, Sister Ana Maria Clemente. Lord, continue God to bless them, O God, in Jesus' name. At maging Lord sa anak ko ni Sister Ana, na si Alfonso. Lord, hallelujah. Lord, maraming maraming pong salamat mula pa lamang, Panginoon, Lord, nang mag-umpisa ang DMPAD hanggang sa mga araw na ito at sa maraming araw pa, Panginoon, na ipagkaloob mo sa amin. Lord, kami po ay tunay na namamangha, Panginoon, sa mga bagay, Panginoon, na ginagawa mo po sa buhay po ni Alfonso. Hinding-hindi po kami, Panginoon, makalimot sa lahat ng mga panalangin na tinugon mo, Panginoon, sa buhay po ni Alfonso. Maraming maraming pong salamat sa panibagong year na ibinigay mo po sa kanya. Salamat, tunay na ikaw ang Diyos na tapat, Panginoon, mabuti sa buhay po ni Alfonso. Panalangin namin, Lord, that you continue, God, to strengthen him, Panginoon. Lord, na maranasan po niya sa bawat araw, Panginoon, Lord, ang higit na kalakasan sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay at patuloy na magbigay siya ng tuwa at galak, Panginoon, sa pamilya po ni Sister Ana, lalong-lalo na po kay Sister Ana. Lord, maraming marami pong salamat, Panginoon, sa buhay po na muli, Panginoon, idinagdag mo ang taon at maraming marami pang taon sa buhay po ni Alfonso. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Lord, continue to bless Mars Irene Alfonso, Sister Trini, Sister Jenny, and Sister Berna Barilio, maging kay Brother Steve and Sister Rachel, Sister Cynthia de la Cruz, Sister Badette, Sister Jonna, Sister Ruby Tiongson, Sister Abby, and Brother Joey. Pagpalain mo po, Lord, ang buhay po ng bawat isa, maging sa buhay ni Auntie Lorna, ni Sister MJ, kay Ninang Mila and Ninong Ray, Sister Roseline, kay Sister Clarice, Sister Ivy, at kay Grant, Lord, na nag-birthday. Lord, continue, God, to bless them, Lord, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Maging sa buhay po ni Sister Heidi Ortiz. Maging, Lord, ako na iyong lingkod, Panginoon, panalangin ko, Lord, hallelujah, sa lahat ng aking mga kakaharapin for this week. Lord, I pray, God, in Jesus' name, for favor, Panginoon, sa amin pong mga application, sa munisipyo, sa Meralco, Panginoon, ang lahat ng pangangailangan for this God is great building, Panginoon, truly that you are a great, great God. Lord, sa iyo po kami dumedepende, sa iyo po kami nananampalataya, sa iyo po kami nagtitiwala, Panginoon, walang bagay na mahirap sa iyong gawin, walang bagay na imposible sa iyo, Panginoon, ang lahat ay posible, Panginoon. Kaya naman, Lord, sa umaga pong ito, nagpapasalamat kami, Panginoon, at nananampalataya, nagaganapin mo po, Panginoon, at tutugunin ang panalangin po naming lahat in the name of Jesus. Lord, we pray for our country. Pagpalain mo nga po ang bansang Pilipinas. Pagpalain mo po ang bansang Israel. Pagpalain mo po ang bawat kontinente, Panginoon, sa mundong ito. In the name of Jesus, in the name of Jesus. At sa iyo lamang namin, Panginoon, ibinibigay ang pinakamataas na papuri, karangalan, kaluwalhatian at ang deklarasyon, Panginoon, ng walang hanggang pag-ibig mo sa amin, aming Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, ang mayamang pagpapala mo, Panginoon, siksik, liglig, nag-uumapaw na pagpapala,
in all aspects of our lives. In the name of Jesus, thank you, Lord Jesus. At ang matamis na pakikipisan, iyakap ng banal na Santong Espiritu ay sumaamin ngayon, bukas at magpakailan pa man. Ito po ang prayers namin. In Jesus' mighty, powerful, matchless name, ang lahat po ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Salamat po ng marami. See you all again tomorrow, mga kapatid. Love you all with the love of the Lord. God bless po. God bless you, Eileen. God bless you. God bless us all.